ang kredibilidad, mga katamping, mga katropa, ang ibig sabihin ng kredibilidad ay katangian po ito ng isang tao, katangian ng isang kandidato, na ito po yung hinahanap natin sa kanya kung bakit siya ang dapat nating iboto. Katangian na siya ay tunay, hindi nagsisinungaling, na dapat siya ay pagkatiwalaan. So magandang araw mga katropa, mga katamping. Good morning po. Ngayon po ay umaga pa lang. So gagawa na po tayo ng video reaction natin tungkol po doon sa isinagot po ng contestant na nanalo doon po sa Q&A na episode po sa H Showtime ng ABS-CBN. Ano po? So lumalabas po kasi doon, kumakalat po kasi sa social media na yung kanyang sagot, mga kakamping, mga katropa, ay pinapatungkol daw po niya ito sa ating mga kakamping. Ano po? Pinapakalat po ng mga pulahan, ng mga pulangaw, na tayo daw po yung pinapatamaan ng sagot na ito. Tayo daw po mga kakamping. Kaya po nila sinasabi yan na para daw po sa atin ito. Dahil nga po itong contestant na ito na nanalo ay isa po palang pulahan, isang pulangaw. Kumbaga, si BBM po pala ang kanyang sinuportahan nung nakaraang eleksyon. So, ako po ay magbibigay ng aking sariling opinion at alam ko para po sa akin sarili. Ito po ang talaga ang totoo. Hindi po para sa atin mga kakamping. Hinding-hindi po para sa atin yung kanyang isinagot. Ito po ay patungkol sa kanila. Ano po? Patungkol sa lahat ng bumoto sa kanilang idolo. So, paano ko po nasabi? Ganito po yan. Ang sabi niya, may kredibilidad at kakayanan na kandidato dapat ang maupo sa ating bayan. Pero ang ating binoto, so ang kanilang binoto ay yung nadala sila. Nadala, dahil nga sila ay sinasabing tanga, nadala itong mga bumoto na ito sa matatamis na salita. Magagandang pangako. Ano po? So, babalikan natin yung salitang kredibilidad. Ang kredibilidad, mga kakamping, mga katropa, ang ibig sabihin ng kredibilidad ay katangian po ito ng isang tao. Katangian ng isang kandidato na ito po yung hinahanap natin sa kanya kung bakit siya ang dapat nating iboto. Katangian na siya ay tunay, hindi nagsisinungaling, na dapat siya pagkatiwalaan. Yan po ang kredibilidad. So, sino po ang may kredibilidad? Hindi po ba? Sino po ang hindi nagsisinungaling sa mga kandidato na tumakbo nung nakaraang eleksyon? Sino po ang may kakayanan na siya po ay dapat pagkatiwalaan? Ano po? Para sa akin, si dating Vice President Leni Robredo lang ang may kredibilidad na kandidato. So yun dun sa may kakayanan, lahat naman po may kakayanan. Lahat po silang tumakbo may kakayahan. May kakayanan silang patakbuhin ang ating gobyerno. Ang kaibahan lang po nito, ang gustong patakbuhin po ni dating Vice President Leni Robredo na gobyerno ay itong gobyernong tapat. Ito po yung gustong ibigay sa atin ni dating Vice President Leni Robredo. Ano po? Yung gobyernong tapat na yon, ang gustong ibigay, ang gustong ilaan ni dating Vice President para po sa atin. Si dating Vice President Leni Robredo lang ang may kredibilidad sa lahat. So, hindi po mga kakamping para sa atin yung kanyang sagot. Malinaw na po yun. Malinaw na malinaw. So, siguro po itong contestant na ito, ano po, ay nagising na, nauntog na yung kanyang ulo. Kumbaga, naalog na po yung kanyang utak. Napag-isipan niya at namulat na siya na ang dapat palang ibinoto niya ay yung may kredibilidad. So, hindi niya nakita yung kredibilidad doon sa kanyang ibinoto nung nakaraang eleksyon. Ano po? Kaya ngayon, ramdam na ramdam natin doon sa sagot niya ang kanyang paghihinayang. Dahil isa siya sa sinasabing taong tanga kung saan bumoto
ng isang kandidato, ng isang mamumuno sa ating bayan na walang sapat na kredibilidad, nagsisinungaling. Ano po? Yun po lamang.